kahit siguro magsinodor si Jose, no? May pag-asang manalo kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dyan. Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yan! Ayan ha, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Siler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Siler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Siler News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na magsubscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapagsubscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Siler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Talagang matindi ha? Totoo bang... Ayun, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits kay Sir Mike Abe. Ayan ha, credits po sa inyo at syempre supportahan nyo din ang YouTube channel at ang mga reaksyon, komento ni Sir Mike. Ayan ha, subscribe po kayo dyan. Pagpatuloy natin. Nasapawa na daw ni Mayor Jose Manalo yung Isko Moreno na dating mayor ng Maynila doon sa kabila naman ha? Matindi ang dating ni Mayor Manalo ng Titubit Enjoy. Kung tutuusin talaga no, nakikita yung lakas ni Jose ngayon. Kita mo, nagpapakita siya dyan sa segment na yan na mayor siya. Pero nakikita mo yung lakas ng tao sa kanya. Kumbaga parang natatabunan niya na si Yorme. O yung mga supporter na Yorme dyan ha, baka mamaya magalit kayo sa akin ha. Bato-bato sa langit, antamaan, pangit, remember, bawal yan. Ah, di ba? Hindi, nakikita lang natin. At meron pa nga mga nagsasabi, di ba, na tumakbo kaya si Jose sa Maynila? Kung tutuusin mga katunay, kayo, tatanungin ko kayo. Kapag naglaban ba si Mayor, si Yorme at si Mayor Jose dyan sa Maynila bilang Mayor, sa tingin nyo, sino ang mananalo? Ayan ang magandang tanong dyan. Comment lang po kayo sa comment box kung sino ang talagang malakas at talagang may malaki ang pag-asa na maging Mayor dyan sa Maynila. Pero sinasabi nga ng iba na ang tatakbuhin ni Yorme ay mataas na posisyon. Aba... Pero iba kasi yung nagiging feedback ng mga tao sa kanya ngayon eh. Hindi maganda. 'Di ba? Imbis na maging maganda yung takbo sa politika, medyo tapos syempre, lumabas pa si Mayor Jose. Nako. Double cards. So ganun ang dating. Kasi talaga ang tawag sa kanya Mayor. Yung dating mayor ng Maynila, hindi naman siya tinatawag na mayor. Kano ba talaga? Anong nangyari? Anyway, tapos na ho yung mayor talaga niya. Hindi ba nang mayor ngayon dun? So, ganun. Kaya nga tinatanong ko, hindi ko rin alam kung ano talaga ang dating eh. Kasi ang lumalabas, mas malakas yung Jose, Mayor Jose Manalo sa masang Pilipino, sa mamamayang Pilipino, kumpara dun sa dating mayor ng Maynila na nandun sa kabila na kalaban nitong Dabar Cards. Hindi kaya parang nagpaparamdam na si Jose? Abay, ha? Masakit talaga yun. Isipin mo ikaw yung talagang mayor dati, tapos tatalunin ka ng isang Mayor Jose Manalo. Iyon! Kaya nga, Manalo, walang talo na mayor. Kasi naman, nakita mo yung reception sa kanya, at pagsalubong sa kanya ng mga tao sa barangay, Sugod Barangay, buong barangay, nagugulantang dahil may dumarating na Mayor Manalo ng Dabar Cards. Ayan. Kakaiba talaga, no? Kaya kahit anong gawin, ano ngayon, akinsin na ng ano, ng August dito, di ba? Tama. August 15. Di dumabalik sila ay July 1, di ba? O, di ba? Isang buwat kalahati na. Ay, sila pa rin nangunguna. Talaga kong milya-milya sa television, lalo na sa social media. Tinapi ko na nga yan isang araw. Dahil sinabi na ho ni Tito Soto, mas maraming nanonood sa kanila sa social media. Kasi nga, at eto pa ang matindi. Ha? Talagang nauungusan nila sa loob ng ilang buwan pa lang ang EAT.
sa TV5 na uungusan talaga nila yung channel ng Showtime. No, kitang-kita eh, kasi nakita ko sa isang views, no, do sa pinakita yung mga viewers sa YouTube channel, no, ang TVJ talaga is napakalaki, million lahat yung mga viewers nila sa YouTube, million, no, tapos 100,000 ganyan ganyan, pero yung Showtime, ha, mabababa yung ano nila eh, halos ang layo ng lamang. Hindi ako gumagawa ng fake news dito, ha. Nakita ko talaga yon. Nakita ko talaga. So, i-discuss natin yon dito sa susunod, no? Para mamaya, sabihin, paano natatalo? Paano ganyan-ganyan? Pero mas maganda is bisitahin nyo yung YouTube channel ng TVJ at saka ng Showtime. Talagang in ilang months, humabol agad ng TVJ sa kanila. Eh, di ba? Ang tagal na ng Showtime. Dahil nga sinabi doon, limang taon na yung Showtime doon sa YouTube channel, ganito, ganyan. Pero yung TVJ is bago pa lang, is umungos agad. Diba? Ilang buwan pa lang yun. Diba? Kitang-kita kung sino talaga yung malakas at minamahal ng mga tao. Palawak ng social media. Okay? Kaysa sa television. Pero kahit sa mga survey, mas mataas din ang rating nila sa television kaysa kanilang mga kalaban. Hmm. Sa social media, gano'n din. Kaya milyan-milyan layo nila. Eh kasi nga, magaling yung kanilang galawan eh. Mm. Sipin nung nagkaroon sila ng mayor na tinatawag kong pangkalawakan. Kasi kahit sa siya magpunta, ay mayor siya at dinudumog siya. Diba si Jose? Diba? May nakita na ba kayong pinuntahan siya na hindi sila pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan. Kahit dati pa talaga, yung mga sugod bahay talaga ni Jose is talagang pinagkakaguluhan. Talagang bagay siya dyan sa segment na yan eh. Nabibigyan niya talaga ng buhay. No? Kung tutuusin sa legit na barkads talaga, is talagang si Jose yung nangunguna. No? Bukod sa TVJ, iba yung TVJ. Ah. Ibahin natin yan. Kasi talagang icon na yan. Talagang ang mga mentors na yan eh. Pero sa ngayon, sa legit na barkads, si Jose yung nangunguna talaga na nakikita natin sa pagpapasaya. Sunod-sunod na sila dyan. Kasi lahat sila, may mga kanya-kanya silang atake na binibigay sa mga tao. May mga kanya-kanya silang style. Kumbaga ngayon is kapag nandiyan si Jose, is kitang-kita mo talaga ang lakas ni Jose magdala. No, nadadala ka talaga sa mga ginagawa niya, yung sobrang pagka-cowboy niya, ganto ganyan, nakakatawa yung mga ipinapakita niya. At saka yung nakita ko nga, napanood ko sa Facebook page ni Sir Romeo Katakutan. Ayan, shout out to Sir Romeo Katakutan. Ayan, na bumisita si Jose at Wally doon. No, talagang hindi mo nakikitaan si Jose ng pagiging maarte. Kitang-kita mo talaga sa kanya yung natural na tao, yung totoong tao. Kita mo nagkakamay siya, talagang ganyan. Kahit naman sa mga sugod bahay, kapag may mga tirang ulam, 'di ba? Yung kinakain niya, pinapakailaman niya pagkainan doon. 'Di ba? Tapos iba 'yan. May papremyo silang masasarap na pagkain, 'di ba? Binibigay. O sige, kainin niyo yung masasarap na 'yan, sa akin 'to. Yung mga tira niyo dito, sardinas, amin na 'to, kakainin ko. Ganun siya eh. No, hindi siya nagpapakita ng ano eh, kahit na artista siya, ganto siya, kilala siya sa tao, pero ganun pa rin yung pagtingin niya sa tao, pantay-pantay lang tayo dito. Yun ang importante sa isang tao, sa isang artista. Kaya patuloy na tinatangkilik si Jose dahil sa ganyang ugali niya. Ang city, walang bayan, walang distrito, pangkalawak ang mayor. Kahit saan magpunta siya ang mayor. Sa tingin ng mga tao, pag tumakbo nga itong mayor siguro sa next election, baka iboto ng tao ito. Sigurado. Ganun at hindi, ano magiging problema ni Jose Manalo, baka nga magiging mayor siyang bigla. Ayun, dating niya mayor, pero ano, mayor ang kanyang pakilala, pero ang dating niya pang senador, pang national eh. Diba? Ba, kahit siguro mag-senador si Jose, no? May pag-asang Manalo, kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dyan. No? Sa tingin nyo, pag tumakbo ng senador si Jose, may pag-asang manalo? Diba? Simpulad ng senador, eh, kahit siyang ka, senador ka. Ah, pagka mayor, mayor ko lang isang bayan, isang city. Eh, ito si ano, mayor pang kalawakan eh. Kahit siya ako, tawag ako niya mayor. Kaya ako, kaya pala, ano sabi niya, Sir Mike, natalo na yung dating mayor. Wala talaga. Ganon. Ah, ganon ba sabi ko? Eh, hindi ko alam. Hindi mo na ako nanonood kasi sa kanila. Wala rin tayong oras masyado sa panonood. Marami tayong ginagawa. Pero ganun pa man, nakakarating naman sa atin yung mga sinasabi. Hmm? So, ayun. Mm-hmm. Ah, okay, magagawa. Kumanon din kaya ako. Yun. Mm-hmm. Kung tutusin talaga ako, idol ko talaga si Sir Mike Abbey. Lagi kong pinapanood yung mga videos niya eh. Yung mga comment niya. Talaga, nagagalingan talaga ako si Sir Mike Abbey.
mga simpleng atake niya lang talaga, pero talagang pag tumama, sa pool. Diba? Kaya idol na idol kayo si Sir Mike eh. My Sir Mike, shout out! Baka naman. Ayun, baka sabihin ni Sir Mike, laging ginagamit ito yung boses ko. Sir Mike, ha? Nakikireaction lang ako sa mga napapanood kong mga ito, yung mga balita. Siyempre. Pero talaga, napakalaki ng respeto ko dyan kay Sir Mike Abe. Talagang isa yan sa iniidolo ko pagdating dito. No, sa mga pagbibigay ng commentary, mga reaction niya. Halit, ano ha? Ay, labanan talaga yan. Eh. Kahit naman sino, pagka bigla kang natalo ka ng isang mayor na biglaan sa style ng yung pagpapatawa, pag-i-entertain, at mga pinapakita. Kaya, oh, grabe talaga. Mm-hmm. Actually, huwag na magagalit doon sa Dabar Cards. Si Mayor Jose Manalo ang pinakamataas ang rating dyan sa kanilang lahat. Ayun, yung sinabi ko nga kanina. Maliban sa Tito Vic and Joey, kasi original. Yung Dabar Cards, yung mga ibang kasamahan nila dati, Tito Vic and Joey. Si Jose ang nangunguna dyan sa lakas ng dating sa tao. Ayun. Talagang patok na patok siya. Mukha pa lang eh. Sorry, I joke. Sir Mike, bad ka. Mukha pa lang, matatawa ka na. Sabi ka na. Lalo ko pagka gumimit na. Anyway, so, marami hong ganyan. Ha? Eh, sige, enjoy lang kayo. Ha? At malapit na, balita ako, malapit na. May bagong sino namang makakalaban ng Tito Big and Joey. Dabar Cats, kasi nga ho yung Willie Rebellion niya ay mukhang babalik ulit sa television. Sabi niya sa mga may sariling followers. Pero, siyempre, hindi ko lang alam kung anong oras siya. Nabanggit ko nga sa inyo isang araw, mukhang PTV po ang kanyang pupuntahan. Mm-hmm. Kakasama pa kami sa television. Kasi nandun din ako sa PTV, Channel 4. Dalawa nga yung television ko, di ba, sa umaga. PTV 4 at saka IBC 13, doon ako nakapanood sa aking live broadcast sa radio, TV. Isa radio at dalawang channel. Anyway, kung PTV 4, lalabas si Sir Willie. No, kung tutusin talaga, is may tira din to sa Sir Willie pagdating sa pag-host. Pero sa tingin nyo ba, mga katunay, ito pa isang tanong ko. No, si Sir Willie Rebellion ba eh sasabay sa banggaan ng tatlong noontime show? 'Di ba? O ganun pa rin siya o panghapon pa rin? 'Di ba? Kasi kung papasok siya diyan, parang nagbabanggaan, mainit pa 'yun eh. 'Di ba? Pero kung tutusin, may laban naman si Sir Willie diyan. Syempre, alam naman natin kung magpa-premium si Sir Willie diyan. Bigyan ng jacket 'yan. Bigyan ng cellphone 'yan, 'di ba? Kasi mapupunta si Willie, hindi ko alam pa nung oras. Mm-hmm. So ayan, ang mga makakalaban at padami, dumadami at nadadagdaga ng mga live television show tuwing tanghali sa oras ng pananghalian. Mm-hmm. Pag dumadami ang naglalaban-laban, mas maganda. Diyan mo malalaman talaga sino ang established na talaga, sino ang sinusundan, hinahanap, at sino ang maraming followers at supporters sa television at social media. Dito kitang-kita talaga, EAT talaga. No, hindi talaga sila natatalo kahit lumipat sila ng istasyon. Ganun pa rin at mas lalo pang lumalakas. Amin na nga po ng Tito Big and Joey, grabe sa social media. Million-million talaga. Yes. Sa buong mundo, kasi kahit mga OFW o hindi man OFW nagbabakasyon sa abroad, eh, talagang nanonood yan. So, tumitindi pa, sabi ko naman sa inyo, mahabang labanan ito, hindi ito kukupas. Ah, patuloy po ang mainit na mga labanan sa pagbibigay ng entertainment. At saka nakakabuti rin naman kasi nakaka-relax. Yung mga taong naghahanap ng pwedeng kampihan o pwedeng panooran, malaking bagay yun. Lalo na ngayon, medyo stress sa dami ng challenge sa buhay. So, mahalaga yung oras ng pananghalian. May nag-i-entertain sa kanila, yes. May nagpapatawa sa kanila, may nagbibigay sa kanila ng kaligayahan sa oras ng pananghalian. Kaya okay lang po. Yung tipong nanonood kasi EAT, malaki ang problema mo. Kapag nakita mo sila, no, ang saya, no, matutuwa ka talaga, makakalimutan mo yung problema mo. Pero pag doon sa kalaban ng EAT, mapapanood mo doon sa nag-claim ng pangalan. Panoorin mo, parang ang laki ng problema mo, tapos yun ang panoorin mo, no? Basagin mo yung TV. Na ilang pang television show ang magsabay-sabay ng ganong oras. Alang problema ho sa channel na ito. At ako naman naniniwala, iba yung original. Iba yung established na for the past 44 years. Yun po yung Tito Big and Joey. Di ba, Joey? Yes. Sir Joey Dilio. Solid, Sir still Dick number Soto, one. At Sir Tito Soto. Ang dating Senate President. Kailan kaya ang sunod na hearing
Nakatatlong hearing na sa Marikina court, sa court ng Marikina tungkol dun sa pangalan. Hindi pa tapos. Sana naman ay magbigay na rin ng... Sana lang. Tayo apila lang. Hindi tayo pwede makialam sa korte. Sana sa lalong madaling panahon ay magkaroon na po ng kaliwanagan at nang magkaroon na po ng totoong original kung sino ang pagkakalooban ng Itbulaga. Kasi hinahanap yung Itbulaga. Lalo na sa original, hinahanap yan ng mga followers. Kung saan pupunta, abangan ninyo. Marami pang pwedeng mangyari. Pero alam ko yung mga ganyan, mga ilang hearing lang. Kung nakatatlong hearing na, nag-testify na rin, meron na rin testigo doon sa kabila. Sa grupo ng Tito Vic Enjoy, noong last week, ay humarap na si, si Tito mismo, siya yung naging witness. At pinahintigyan niya kung saan nagsimula, paano nagsimula, at sila daw yung may-ari. Although, on record yata, nirequest ng kabila na huwag daw magpa-interview sila. Mukhang na nagugulantang ang kalaban ng Tito Vic Enjoy pag sila nagpapa-interview kasi may dating talaga dahil nag-justify ng sila yung nila na sila yung tunay na may-ari. Okay? Kaabang-abang niya. Kung kailan, hindi natin alam. Korte lang ang merong jurisdiction. Kailan at kung ano ang desisyon, atin nalang kabangan. Yun! Ayun, natatignan to ngayon ang video na nagmula kay Siler News TV at syempre credits to Sir Mike Abe sa boses na yon. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating binigyan ng reaksyon at ating napanood at napakinggan? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!